Bago pang laban, nagbigay na ng pahayag si Coach Tim Cone at Coach George Gallant na tila salamin sa kung paano matatapos ang laban. Sa panig naman ng mga netizen na sumubaybay sa bakbakan ng SMB at Hinebra, hindi kinayang mag-adjust ng grupo ni Coach Tim Cone. At bunga ng pagkadismaya, mas pinili ng ilang fans na umuwi ng mas maaga kahit hindi pa tapos ang laban. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Maaga pa lamang ay ginibana ng SMB ang pader para tuluyang puksain ang Barangay Hinebra sa score na 131-82 kung saan tinanghal na 3-point king si Marcio Lassiter at umusan ang dating nagaharing si Jimmy Alapag. Bago pa ang laban, alam na ni Coach Team na mahihirapan sila pero tila handang-handa sila para takasan ang SMB. Narito ang report. Tutukan natin sinabi ni Coach Team sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Lagi tayong may matinding laban sa San Miguel. Malimit kinakapos tayo sa dulo. Hindi namin sila tinatalo gaya ng pagtalo nila sa amin. Pero kaya namin kaya darating tayo sa laban na umaasang kaya naming ulitin. The rest is history na po yan. Tambakan ng Hinebra ni Coach Team Cone. In fairness kay Coach Team ha, aminado talaga siya na mahirap kalaban ng SMB. Lahat ng quarter, hindi sila pinagbigyan talaga doon. Tambak po sila. First quarter, 37-13. Second quarter, 66-31. Third quarter, 98-58. Fourth quarter is 131-82. Final po yan. Grabe po yun. Parang hindi sila yung Hinebra na sanay sa never say die attitude. To be honest, hindi natin nakita sa kanila yung attitude na yung kagabi. Isipin nyo ha, 24 na kagad ang tambak sa first quarter pa lang ng laban. Fast forward, 40 points ang tambak sa kanila sa third quarter ng laban. Yung ibang fans, maaga pa sila umuwi. Dismayado sa pinapakita ng Hinebra. Parang alam na nila yung mangyayari sa fourth quarter ng laban eh. Pinahirapan sila ni Junmar Fajardo na nagtala ng 24 points kasama ang 17 rebounds. Kasama ni Junmar si CJ Perez na nagtala ng 22 points. Si Terrence Romeo merong 14 points. And of course si Marcio Lassiter na merong 18. Si Adams, konti lang nagawa niya. 12 puntos lang yon. Ang paliwanag kasi dyan, pumutok na mabuting local players ng SMB. Sila ay nagpasakit ng ulo ni Coach Tim Cone talaga doon. Hindi lang yan, si Justin Brownlee na inaasahan nilang kumamada ng malaki sa laban, ramdam din na nahirapang hanapin ang kanyang buwelo. Sa laban, kumamada lang si Justin ng maliit na 16 points kasama ang 11 rebounds. Bagamat nagtala ng 19 points si RJ Abarrientos at 15 points naman kay Jape Aguilar. Kung titingnan mabuti, napaghandaan talaga ni Coach George Gallant ang tropa ni Coach Tim Cone na tila na ilabas ng SMB mentor sa interview bago pa ang nasabing laban. Tanong, paano nga ba tinignan ni Coach George Gallant ang laban sa Hinebra isang araw bago ang salpukan? Tutukan natin sinabi ni Coach George sa report ni Ruben Terrado sa Spin. May Holt at Abarrientos ang Hinebra. Meron ding Japet na sobrang maganda yung inilalaro. Kailangan naming mag-focus kay Justin, pero hindi kami pwedeng mag-focus lang sa kanya. Siyempre kailangan naming tingnan kung paano kumakamada si Holt, Abarrientos at Japet. So yan yung iniisip or pahayag ni Coach George Gallant bago pa ang laban ng SMB at Hinebra. Base sa kanya, tiningnan nila ang main players ng Hinebra na sina Justin, Japet, Holt at Abarrientos. At base rin sa resulta ng laban, ha, nagawa nila ng maayos ang trabaho laban kay Justin Brownlee. Okay, sasabihin nila, andyan naman si Abarrientos eh, malaki ang puntos niya at si Japet. Ang sisti kasi, hindi sila nabigyan ng suporta ng kapwa nila local players dito sa Gene Kings. Tapos, naigapos ng SMB ang makina ni Justin. Matapos igapos ng SMB ang makina ni Justin Brownlee, pinagana ni Coach George ang kanyang opensa sa pamamagitan ni Lassiter, ni Junmar, ni Romeo at ni CJ Perez. Lahat sila double digit ang kinamada sa laban, di ba? So ano mangyayari doon? Sunog talaga kahit sino kalaban ng SMB dyan, kahit hindi Hinebra. Maganda yung opensa nila tapos gumagana din ang depensa, di ba? Halos hindi na nga naramdaman ang kinamada ni Adams na 12 puntos eh. Kasi nga, dito pa lang sa locals nila, sapat na ang SMB. Sa tingin natin, brilyo ang inihandang sorpresa ni Coach George kay Coach Tim Cone na umaasang mabibigyan niya ng magandang laban ng nagbubunyeng fans. Sa kasamaang palad, hindi nangyari yon. Buta ta sila sa SMB. Matapos gibayin ng SMB ang Hinebra sa napakalaking kalamangan, naging mainit naman ang diskusyon sa social media kung paano tinalo ang hinahangaan nilang koponan. Base sa pagsoko na ginawa ng ilang diehard fans, hindi umano kinaya ng Gene na mag-adjust sa depensa laban sa SMB. Narito ang pahayag.
Tutukan natin ang sinabi ni Anonymous sa kanyang official Twitter or X account. Kawalan ng kakayahang mag-adjust sa depensa ng Ginebra. Alam na nila na swerte sa tres yung San Miguel, hindi pa nila binantayan yung 3-point area. Sobra sa pasa, biglang babato sa tres, kung kailan gipit na wala na sa forma yung tira. Ayun na nga, maganda kasi nilatag na depensa ng SMB sa Ginebra eh. Yun ang rason bakit kinakapo sila sa panahon. Sobrang ikot ng bola or pasa. Hindi sila makakamada kasi mahigpit ang kinasang depensa talaga. Ibig sabihin, effective ang ginawa ni Coach George Gallant. Yung mga sinabi niya sa interview bagong laban na kailangan nilang bantayan si Justin, nagawa nila tapos pumutok yung mga bata niya. Mahirap kasi kapag pumutok si Brownlee, alam na alam ni Coach George yun. Yun ang isa sa mga iniiwasan talaga nila. Tapos sabihin na natin, swerte pa yung SMB. Mataas ang spirit nila, lalo na si Marcio Lassiter kasi may hinahabol siyang record na nakuha naman niya, di ba? Sa lahat ng laban, mahirap pigilan ng swerte at galing na inilalabas ng kalaban. At yun ang isa sa mga nangyari sa Ginebra. Hindi nila kinayang sabayan ng SMB. Pero ang masakit doon, sobrang tambakan sila. Tama rin yung sinabi ni Anonymous, di ba? Hindi rin kagad nakapag-adjust or hindi nakapag-adjust ng depensa ang mga bata ni Coach Tim Cone. Dahilan para manalasa ang opensa netong San Miguel Beer. At bunga ng isang matinding pagkatalo ng Ginebra, hindi na ikinailan ng ilang fans na umuwi sila ng mas maaga or hindi pa tapos ang laban. Narito ang pahayag ni Anonymous Number 2 na maaga pa umanong bumili ng tiket para saksihan ng bakbakan. Tutukan na natin na sinabi niya sa kanyang official Twitter or X account. Maaga akong bumili ng tiket sa venue, hindi pa nga nagpapapasok sa Araneta eh. Binili ko yung upper box dahil sold out daw. Pumasok na ako, di pa nagsistart first game. Para lang umuwi ng maaga sa second half pa lang ng second game. Nakaka-frustrate. Ganun na nga yung nangyari doon. Maraming umuwi ng maaga kasi nga sobra yung tambak eh. Kahit sila, tinabangan na rin silang panoorin kasi nadismaya sila sa nakikitang laban ng Ginebra sa SMB. In fairness naman sa Ginebra, may ganun naman talagang laban eh. Yung tipong kahit anong gawin mo, hindi pumapasok ang tira mo. Habang yung kabila, kahit anong pangit na tira nila, pumapasok pa rin. So guys, maraming salamat.